upang paalalahanan ng mabuti mga referee sa mga guidelines, sa mga standards sa pagtawag o pagre-referee dito sa PBA. So, nandito po ang PBA. At meron po silang desisyon na ginagawa. Ukol dyan sa mga referee. Nag-design ng isang bagong play ito si Coach Sonny Jaworski after this foul shot. Magiging ball possession pa rin nila. Third time to execute. Ano
Alam ko, dalawang technical yun. Yung foul kay Marlo talagang ano to. Okay, mga kaibigan, balik po tayo sa Cuneta Astrodome sa laban ng ito ng Ginebra sa Miguel at San Miguel Beer. Game 4 po ito ng best of 5 series. Laman ang Ginebra sa series nito, 2 games to 1. Lonnie Loxin, lumusot. Here it goes, layup. At pero po sa sabit. Kapit po ako sa kanyang Ives dito dito sa... Pawan Ives, Benzizo, binigyan ang pick to Marlo Aquino. Very first minute of the fourth quarter. 284 for Ginebra. Whoops. Gathering on this is Potter's 36 points at the end of the third quarter. And we know that it was some more in the fourth quarter. Experiment niya kanina na magbigay muna ng bola sa kanyang locals, hindi na niya magagawa ngayon dahil talagang na-shoulder niya ang offensive ball. Kapag pala mga rebound si Kion, pinunitan si Abuda, hindi pumasok at tira na kung bumaran ng rebound. Bumaran ito ng front court. Bumaran, goes to Abuda. Abuda naman sa mga rin bumaran ng Aquino. Sabi ko, Abuda, teka, iyo ka dyan. Illegal defense. Oo. Ang illegal defense. Isa na naman free throw para sa San Miguel Beer. Si Alan Kedy Capitira pagkatapos sa kanina pang bola. 92-85. It's a 7-point lead para sa Ginebra San Miguel. Naging problema sa series na to ng San Miguel is yung balance of scoring nila. Usually they only have three or the most points. Pero yung
ulo ng mga tao natin dito. Alam nyo, ilang tao na rin ang in-escort palabas, ano ha? Kasi nasa ticket mo yan, nakalagay yan sa ticket. Bawal ang, kasi kahit kung pagkukura, bawal yan eh. Lalo na yung tapat na kayo. Posibilidad na makasakit kayo, eh paralabasin kayo. Makayaan pero paralabasin kayo. Kasi hindi mapapanood yung pagkatapos ng laro. Yung ticket na yun, eh, karapatan mo manood ng laro. Pero wala kang karapatan na... Magbulot. Okay. So ito ngayon, si Paul David. Sa delivery of Paul na tinawag kay Franz Cubare. Tumabang ng naman ang walo. Ginebra San Miguel. Meron pang isa. Ano din ang nangyayari kanina ng mga Bido Harensio sa kabila? It is a 9-point lead for the Ebra San Miguel at 94-2. Sa ating fourth puntos dito po sa fourth quarter pero matagal-tagal pa ito, 8 minutes and 57 seconds. It is Freddy Abuda kanina. Thank you.
52 to go. Ha? Kanina pa yung penalty na yan. As you look at the shot blocks, samantalang ang Ginebra San Miguel, uncharacteristically, isa pa lamang ang penalty foul. Nandito sa mga squadron. At ito sa Balco Bay. Binigay kay Vince Season. Yes! Masabot ka na sa rap ni Vince Season. Napakit mo yung defense nila. 5 shot blocks. Pero iisa pa lang ang foul ng Ginebra. Oy! Ginawa ka na rin sa Balco Bay. Balco Bay! Ayan, pinahal ni Don Alvarez ang sa likod. Sipiguro lang ni Don Alvarez na hindi ka kasap yung luha. Ayan, parang sa... Alvarez shooting for two. Sa-plug din ko yung ating camera ba? Si Jerry Cabrito. Kaya nakita ko rito ganyan, ganyan yung nangyari sa camera. Okay, meron po tayo 6 minutes and 24 seconds remaining sa larong ito with a 15-point lead by Ginebra San Miguel. Something's got to happen for San Miguel here, pero si Calderon ang nasa free throw line. Hindi po yung pagkikita niya ang katira niya. Ayan. Ayan. Ang kanilang duo. Ayan. Ayan po may dalawa kanilang mga gangro, mga booster, mga streamer. Ano? Para bigyan ng mga suporta ang kanina mga pag-rating pag-rating sa mga playoff. Ang Ginebra, lamang na yan ang 16 points pero sila pa rin ang pumipress. Ito yung so-so, alam mo ang surprise. Kasi Juan Alvarez, nakit kasi ito sa Emanu. Ako, ito ang paso. At si Kaisi na nakagawa ng iyo. Ito, ito si Paul Gabi. Ito, wala. Pero sa kanila pa rin ang pala. Wala. Nakatayo na lang ang mga tukas at tigil.
parang nawalan ng gana kung saan nito. Pinapanood yung kanilang rebound. 108 to 90. 5 minutes and 14 seconds remaining. DJ Fine. Out to Cofield. And the other man is Feathers. 3 seconds on the shot clock. Cofield, nakita si Dalo! Struthers. 4 minutes and 20 seconds to go in the ball game. They give it to Struthers. Big baskets for San Miguel. Probably 3-point shots if they can find some. Ito, medyo binabantayan nila sa likod yung Ginebra San Miguel. Pero no problem bringing it over the timeline para sa Ginebra. Pwede sila mag-isap. Oo. Nasa kanila yung luxury na yan. Ano? You're going to have to go to the back. Mahihirapan ho ng dobling hirap mo para sa San Miguel Bio para makabalik sa laro nito. This is Jaworski there. Oh, so this is Jaworski po. Nakita dito. Parang chichir para sa sapagkat napakalaki ng kalamangan ng Ginebra San Miguel. Well, that shot by Struthers didn't go in, pero yung kanya layup cut the lead down to 22 with this much time remaining. Medyo mahirap-hirap na po yan. Napakalaking lamang nito at pinapatunayan sa atin ng Ginebra, hindi lang overtime. Ito, 4 seconds on the shot clock. Ben Cofield, nakitawa na po na nakuha na naman Struthers. Itong San Miguel, lalaban pa ito for third place. So, makakalaban pa nila yung Shell. Third place, I think it's only one game. Ang panatapos ang marong ito, pag Ginebra ang nagwaki, wala po tayong laban sa Biernes. So, saliguro mag-upisa ang ating championship. Last minute is a marong. Brought to you by Tagwai Gold, the premium brand. And second quarter shot clock. About 10 seconds of shot clock ng Ginebra San Miguel. Got it to Sivan David. At si Mike Bustre, pinasok na ni Coach Norman Black. Pinabas ko mga loko, no? 2 seconds to go to shot clock. Cofield, wala. Alat kay Dick. At si Mike Bustre. Nakita ng open lane. Pero pagkira, sana pinasok na niya. So, mga guards po ng Ginebra, key in this
victory for them, Baldomid and Vince Hizon. At my mind, the finals against Alaska Milk. Napakagandang finals yun. And Alaska versus Inebra San Miguel. Alaska looking for the last time. Hindi ako magkakamali, coach yun. Ang last time na pumasok sa championship ng Inebra, Alaska rin ang kalaban. Ano naman? Ito parang ano, ha? Rematch. Deja vu. Oo. Kaya pala, paalahin na lang ang tira din ng mga Strothers. Ito, sinulilaksin. Yung tinatanong ko sa'yo kanina, Coach Yeng, maaga pa lang eh, nag-lead na kagad itong Inebra San Miguel at hindi na sila ikang nagpa-dalos-dalos po, ano? Tumama lahat ng kanilang mga strategies, yung press nila, yung kanilang running game, yung kanilang defense. So, sakto lahat eh. Tala, alam kayo doon. So, 41.8 seconds left. Gusto niya dito ito sa kanilang hinahabol. Masakit ito para sa San Miguel Beer. Pero they gave a good fight the series. Naging mas exciting itong series na ito kaysa rin sa series ng Alaska at Shell. Oo, medyo unang inararo ng Alaska ang Shell, ano, 3-0. Ginebra San Miguel versus Alaska Milk. Best of 7 po yan. May problema ka na naman dyan, Ed. Bakit? Kaya masyado kang maraming kaibigan dahil mawawalan ka na naman ng mga kaibigan niya. Pauti na nga ng pauti. Pauti na pauti. Ay mga humihingi ng ticket, wala tayo maibigay. Ay, ganun ka lang ah. Okay. Ito mga kaibigan, alam kayo din. So, maraming sa mga kaibigan. At tala, mid-season, binigay ka doon ni Loxin. Mga last nails on the coffin na lang po ng San Miguel. At pati tayo, chinichir ng mga dahil na buenas tayo rito sa Inebra. Hindi pa natatalo sa atin to all year. Kaya yung mga Inebra fans, ay tumutuwa sa iyo, Coach. Okay. Ito, si Mike Coast. Ay, Si Scottish, si Napito, si Nolino, si Lorenzo, 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 si